upang tayo lubos na pagpalain ng ating Panginoon. Ang ating pong tuloy-tuloy na pagbibigay ng ating tithes and offering, ang pagbibigay po ng ating mga sacrificial giving, ang pagbibigay ng ating first fruits. Mga kapatid, naranasan na po natin ang magbigay ng first fruits. Amen? At naghirap po ba tayo? Hindi naman, di ba? Lalong pinasagana ang ating buhay ng ating Panginoon Diyos. At samahan mo nga po ako, mga kapatid, na basahin natin ang Lucas. Lucas 12, verse 15, versikulo 15. At sinasabi dito, basahin po natin mga kapatid, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus at talinhagang ito, ang bukli ng isang mayaman ay umani ng masagana, kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigibayin ko ang aking kamali at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Amen. At tumalun po tayo. At ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasabitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen po. Siyempre po, hindi naman tayo ito. Ito po yung kwento ng magkapatid na yung isa pong kapatid ay hinihingi na yung kanyang mana. Inutusan niya si Jesus na turuan o sabihin sa kanyang kapatid na ibigay na sa kanya yung kanyang mana. Amen. Ngunit ito po ang sagot sa kanya ng ating Panginoon. Huwag daw tayong manangan sa laki ng ating kayamanan o sa dami ng ating mga kayamanan. Amen po. At syempre tayo nga po mga taga-kingdom ay pinasagana na ng ating Diyos. Amen po ba? At muli nagpapaalala sa atin ng Lord na huwag natin isipin na kumpleto na tayo. Ayan na, marami na tayong pera, nasa atin na ang lahat. Andiyan na, mandiyan na yung ating mga kotse, magandang bahay, tirahan. Amen. Pero sabi nga ng Mark 8 or 8:37, na aahin ba natin ang kayamanan o ang makamtan man natin ang lahat ng yaman dito sa mundo kung ang buhay naman natin, ang kaluluwa natin ay tutungo na sa impyerno. So useless din. At sinabi nga dito, yung mga nagtitipon ng kayamanan para sa sarili ay dukha naman sa paningin ng ating Diyos. Amen! Pero hindi tayo yun sabagkat tayo ay mga anak ng Diyos na patuloy na nagbibigay ng ating tithes and offering, lalong higit ang ating first fruits. Amen po. At di ba nakakatuwa na napakaganda palagi ng sinasabi ng itinuturo sa atin ng lingkod ng Diyos. Kung mahal natin ang ating Panginoong Diyos, sa Kanya natin ibibigay ang ating kayamanan. Di po ba? Kung nasaan daw ang ating puso, doon natin inilalagak ang ating kayamanan. So kung mahal natin ang Diyos, ilalagak natin sa Panginoon ang ating kayamanan. Amen? At hindi tayo manghihinawa na ipagkaloob ang ating tithes and offering at lalo higit nga po ang ating first fruits. Na kung saan ang ating first fruits ay malaki, sa malaking kumita. Pero hindi naman po yun ang batayan ng ating pagbibigay. Amen po? Tayo ay nagbibigay na nagagalak ang ating puso, yung ating kabes ang ating ibinibigay. Ibinibigay natin ang ating best sa Lord. Amen po? Di po ba ibang kaligayahan ang ating nararanasan kapag ibinigay natin sa Lord ang para sa Kanya? Di po ba? At sabi nga, di ba lahat naman tayo talagang nagnanais na maging mataas ang ating antas ng pamumuhay? Yun nga po, ang sabi ng
Ang sabi ng Biblia, kung susundin lamang natin ang lahat ng kautusan dito. Yung Joshua 1:8, di ba sinabi doon, kung susundin lang natin, tutuparin natin ang lahat ng nakasulat dito, isa sa kabuhay natin ito, ang ating buhay ay mananagana at magtatagumpay. Amen? Hello! Mga kapatid, alam niyo po, tunay nga po, totoo na ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos ay hindi matagal pa. Hindi bukas, dahil sa ngayon ay nararanasan na natin. Amen po? Amen? Gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid. Alam nyo, totoo po yun na hindi natin hinihintay yung mid of the year pa or yung huling buwan pa ng taon para matupad ang prophecy ng lingkod ng Diyos. Ngayon pa lamang, umpisa ng buwan, ay nararanasan na natin ito. Amen? Ako po sa tindahan namin, alam nyo, natutuwa ako sa Panginoon sapagkat hindi ko alam kung saan ang gagaling yung mga customer ko. Hindi ko po sila kilala na ngayon. Yung mga dati na wala, bumabalik. Pero may mga bago na tunay at wala na pong paglagyan sa aming kainan. Nag-waiting na po yung iba. Amen po, paano tayo hindi magpapatuloy sa ating Panginoon? Kayong nararanasan naman natin ang mga biyaya niya. Amen po? Diba? Ano eh, parang bakit ba ako manghihinayang kung ibigay ko yung first fruits ko? Bakit ba ako matatakot? Eh si Lord din naman ang nagbigay niyan sa akin. Diba? At kagaya nga po nung binasa ko, dumami man ang ating mga kakayamanan sa mundong ito. Kung bukas naman o mamayang gabi, kukunin na yung ating buhay. Amen po. Di ba liwala rin yung ating mga pinag-ipunan? Eh ngayon pa lang, yung mga kayamanan natin, ipunin na natin para sa Lord. Ibigay na natin. Ibigay na natin ang ating the best sa ating Panginoon dahil alam naman natin na si Lord ang ating best giver. Amen? Sabi nga nung isang kapatid nung nag-prophecy ng likod ng Diyos, new cars, bagong bahay, magaganda, mga electronic gadgets. Di po ba? Sabi niya, akin ang isa doon. Siyempre, gusto rin natin, akin din ang isa doon. Amen? Atin din ang isa doon sa mga prophecy niya. Pero ang lahat ng yan ay mawawalang kabuluhan po, mga kapatid, kung hindi tayo magsasakabuhay. Kung hindi natin tutuparin ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Simple lamang po ang pagbigay ng tithes and offering. Amen. Sanay na tayo dyan. Liko-liko na nandito tayo sa ating gawain. Nakahanda na ang ating tithes and offering. At bukod pa doon, marami po tayong ministeryo. Amen. Maraming ministeryo na tinutulungan, na pinagagamitan na lahat ng ating pera. Tayo po ay may meron din mga pledges. Mga kapatid, reminder lang po sa araw nito ay February 2 na kung saan meron po tayo mga kapatid na nag-pledges ng monthly. Hinihintay po namin yon sa araw na ito. Ibigay na po natin yung ating mga pledges. Kung ito po ba ay weekly, every 2 weeks, or every month. Huwag po tayo magpatumpik-tumpik. Patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Ibabalik naman po niya lahat sa atin. Di po ba? Ang sabi ng Proverbs 16:3, trust in the Lord, whatever you do, and your plans will succeed. So, sa Lord ang tagumpay. Bakit hindi tayo magbigay? Amen? Kaya nga po, mga kapatid, huwag po tayo manghinawa na magbigay ng ating tithes and offering, ng ating first fruits. Magbigay na po tayo. Hindi ba buhuli ang lahat? Amen po? At sa araw na ito, tayo po nga po ay magbigay na ng ating the best. Open our hands and close our eyes. Hallelujah. Titingnan yung gandang lalaki ko. Titingnan yung gandang babae at gandang lalaki na nasa tabi ko. Ikaw po ay yung ko at pigit. Come on. Hallelujah. Bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. Shall we lift our both hands to Jesus? At sa oras na ito, shall we give all the praise and honor to Jesus? Shall we give all the glory to Jesus? Shall we give all the worship to Jesus?
us forget ourselves. Let us dedicate this baby hour for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, sambahin mo ang Panginoon. In your own words. Sambahin mo ang Diyos. In your own words. Hallelujah. Hallelujah.
deserve na ating nangarapan. Instrumento lamang lahat ng mga mamahaming lapit ng harapan. Pati mga dancers at tambourineers, lapit ng harapan. Kailangan ng pag-baptize ngayon sa Holy Spirit. Kailangan mapapaptize ka ngayon ng Holy Spirit. Dahil kung hindi ka mapapaptize ngayon, kailan pa? Ang kailangan ng mga nangunan ay dapat baptize ng Holy Spirit. Sila unang nakaka-experience sa Holy Spirit. Sila unang nagpupuno ng Holy Spirit. Upang sa ganoon, ang congregation ay valid nila na mag-filthy naman ng Holy Spirit. At sa oras na ito, kahit na hindi ka member ng Praise and Worship Ministry, yan sa iyong kinausuhan, yan yan sa iyong kinalalagyan. Saan mo ang dalawang kumayo patuloy ang lahat ng langit at sa pahit mo ang Panginoon ang patuloy. And I say unto you, be baptized with the Holy Spirit now. Be filled with the Holy Spirit now. Pag isa lahat ng mga nakikinig at nanonood, come on! Ibukas na namin ang mga bibig. Worship ministers! Worship ministers! Ibukas na namin ang mga bibig. Sampahin na kayo ng Panginoon. Pag kayo maalis ka dyan sa lugar na iyan, paalam mo niya, nakikinig kayo. Wala pong kinaan ko yung instruments, hindi nila makaintindihan eh. Kailangan pakinggan ito. Kailangan na ang mga praise and worship ministers ay baptized ng Holy Spirit. Paano nyo pa po? Our hands and drums arise. Hallelujah. Wag po pong titignan yung gandang lalaki ko. Wag po titignan yung gandang babae at gandang lalaki na nasa tabi ko. Ikaw po ay umuko at umigit. Come on. Hallelujah. Bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. Shall we lift our both hands to Jesus? At sa oras na ito, shall we give all the praise and honor to Jesus? Shall we give all the glory to Jesus? Shall we give all the worship to Jesus? Let us forget ourselves. Let us dedicate this very hour for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, sampahin mo ang Panginoon in your own word. Sampahin mo ang Diyos in your own word. Hallelujah. Come on. Worship with God. Worship with God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.
Hindi mo kailangan ng bagong face
kita lamang ang kinakailangan sa pagsubok sa Diyos. You will deliver us, O Lord, and
you will answer the Lord all our prayers, especially the long-standing prayers of God. Almighty God, you will grant us the good desires of our hearts, and you will fulfill all our good dreams. Almighty God, make me worthy as I stand in your presence. And make us all worthy as we sit down in your presence, Lord. Sit down in your presence, O God. At sa oras sa ito, Ama, kayo pa lang, kayaan mo na itong pasalamatan ka na namin. Kunin na po namin ang lahat. At kunin niyo na po, Ama, ang lahat na karangalan. Ito lamang po ay para sa inyong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. At ang pagkos sa ibang sabi na, Amen. Kalapakan natin ang pangisya. Ang sabi ko na sa Luke 24:49, I am going to send you what my Father has promised you. Ipapadala ko sa inyo kung ano yung ipinangako ng Ama. Ito'y pumapatungkol sa Holy Spirit. But stay in the city or in Jerusalem until you have been clothed with power from on high. Pakisabi nga po, power from on high. Once na tinanggap mo si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo, ang tawag doon ay born of the Spirit. Pakisabi, born of the Spirit. Sige, lakasan mo po. Pag tinanggap mo si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo, ang tawag doon ay born of the Spirit. Tinatawag din born anew. Tinatawag din born of God. Tinatawag din born from above. Nakikinig pa po ba tayo? The moment that you accepted Jesus as your Lord God and Savior of your life, you became born again. Or born of the Spirit. Born anew. Lista ko po. Pag tingnan yung ganda ng lalaki ko, hindi mo masasabi yan po. Lista ko po. The moment you accepted Jesus as your Lord God and Savior, you became born again. Born anew. Born of the Spirit. Born from above. Born from heaven. Nililista mo ba? Alam mo din mga tabi mo, nililista mo ba? Yan, kikinig mo ba tayo? Ngayon, ano naman yung baptized with the Holy Spirit? Ano yung pagkakaiman ng born of the Spirit and baptized with the Holy Spirit? What is the difference between born of the Spirit and baptized with the Holy Spirit? Kapag tinanggap mo si Christ bilang Lord God, Savior ng iyong buhay, ikaw ay na-born again, ang Holy Spirit ay tumira sa iyo. Nakikinig po ba tayo? Ito po ang tingin sa harapan. Huwag ang tingin-tingin ka limang kanan, hindi ko darapan, ipang malistra mo nga ka ng morphine mo, malista mo po sa iyo. Anong pagkakaiba ng born of the Spirit sa baptized with the Holy Spirit? Anong pagkakaiba doon? Ang pagkakaiba ng born of the Spirit sa baptized with the Holy Spirit, the moment na ikaw ay na-born again, ang Holy Spirit tumira sa iyo. You became the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16. The moment that you got born again, that you became born again, the Holy Spirit dwells, abides, lives in you. Okay? The moment that you got born again, that you became born again, the Holy Spirit dwells, lives, abides in you. Nakikinig po ba tayo? Kapag ang Holy Spirit, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Lord God, Savior ng buhay mo, nasaan ang Holy Spirit? Nasaan na? Tanyagin mo katabi mo, nasaan na? Anong sagot niya? Nasa iyo. Tumira sa iyo ang Holy Spirit. Naging templo ka ng banal na Espiritu. You became the temple of the living Holy Spirit. Nakikinig mo ba tayo? Kabuboy na nasaan ang Holy Spirit kung tinanggap mo si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo po? Nasa iyo. Very clear po ba yun? When you accepted Jesus as your Lord God and Savior, the Holy Spirit dwells in you, lives in you, abides in you,
natirahan sa iyo ang Holy Spirit, and you became the temple of the Holy Spirit, 1 Corinthians 3:16. Nasaan kayo ng Holy Spirit? Nasaan kayo ng Holy Spirit? Nasa atin. Nasaan pa? Nasa langit. Nasaan pa? Nasa lahat ng dako. Amen po ba? Eh ano naman yung baptized with the Holy Spirit? Ano naman yun? Ano pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba ng born of the Spirit, ikaw ay na-born again at tatak yun. No? Na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay taga-langit. Nakikinig po kung ba tayo? Kapag mga dokumento, di ba yung mga dokumento na mahalaga? Di ba para authenticated, di ba misil? Tama po ba? Naiinawaan ninyo ako, ganun ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay seal ng mga born-again Christian. Ano ang pagkakaiba ng born-again Christian sa mga hindi born-again Christian? Wala silang Holy Spirit sa puso nila. Sarah, ano ang pagkakaiba ng born-again sa hindi born-again? Wala silang.